Hello? Podcast Network Asia. Kuda ng kuda, sila'y di mapigilan. Talak ng talak, di rin mapagsabihan. Kaya yan na, ginawa ng podcast ang tambalan. Yay! Yay! Tambalan! Welcome to another episode of the Tambalan Podcast, a Spotify exclusive. Ang kwento today ay kwento ni Lona na napunta sa akin. Oo nga. Pambihira. Si Lona nandadamay talaga. Kaya nga eh. Oh. Kalurke. Ano ba yung kwentong yan kasi? Usapang third party. Oh, abangan. Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lona, isa sa napakarami ninyong masugid at matagal nang tagapakinig. Tambalanista na ako college pa lang way back 2009. Natutuwa ako dahil ngayon, anytime na gusto ko kayong makita at mapakinggan, napapanood ko kayo sa YouTube. Nakakawala kasi kayo ng pagod at napapasaya ninyo ang minsan ay malungkot kong mundo. Sumulat ako upang ibahagi ang hindi magandang karanasan ko sa pag-ibig. Malas ako sa love life. Ilang beses na akong nabigo at niloko ng mga taong binigyan ko ng halaga at pagmamahal. Aminado naman ako na may mga pagkakataong sablay ang pinili kong pag-ibig. Yung tipong ayaw ng buong mundo sa taong pinili mo, pero dahil mahal mo, nilaban mo. Ang ending, talo. Wala naman talagang panalo sa maling tao. Nang ibang bansa ako. Kontento naman ako dito kahit walang jowa. Loner daw ako, sabi ng mga kapwa ko Pinoy. Hindi naman nagtagal kasi nakilala ko si Steve, isang foreigner na businessman. Mabait si Steve, nagsisimba tuwing Linggo. Marami rin akong natutunan sa kanya. Isa doon ay kung paano mag-save. Busy lang si Steve kasi yung mga business transactions niya madalas out of the country. Whenever he's back and we are supposed to meet up, palaging late. Pagod daw. Walang kalatoy-latoy ang emehan namin. Sa isang taon, dalawang beses lang. Dinadala naman niya ako sa bahay niya pero kumakain lang kami tapos nagmo-movie marathon. Nung una nagtataka ako kung bakit walang nangyayaring may mga ganap. Ay, ano ba yan? Hindi pwede sa... Challenge daw sa'yo yan, partner, kung paano mo itatawid ng ano. Alam niyo po kasi, ang mga kwento po na mahiwagang Burnay is new every day. So, every day po, hindi po namin siya binabasa beforehand. Hindi po kami nagpre-prepare. So, kung ano po yung mailathala dito, yun na talaga. On the spot reading. Ganun. So anyways, ang eksena pala, kaya daw hindi nagaganap ang mga dapat maganap. So ano na nga? Na-discobre. Yeah. Ayun na tapos? Nga. Tapos? So baka nahiya. Okay. Kasi? Hindi ano? Juto. Ganun daw. Ganun. Ay talaga? Oh, sinukat ba niya? Mm-mm. Oh. So ayun na nga. Eh pero for me, it does not matter.
Ang mahalaga, he is kind. Ano, ay, yun talagang pinagkaloobi. Yun kaya nga. Eh, may magagawa ba tayo? Oo. Hindi, kami meron daw eh. Akong doktor magaling. Meron daw. Nagjichismisa na, marites na. Pero ito na nga, eksena. Okay. Sabi niya, for me, it does not matter. Ang mahalaga, he is kind and he cares for me. Whenever I am sick, inaalagaan niya ako. After that first time, ako na nagyaya kahit hiyang-hiya siya. Isang araw, sinurpresa niya ako at dinala sa maganda at mamahaling restaurant. Naupo kami sa tabing bintana kung saan tanaw ang dagat. Habang kumakain, may nag-pop up na message sa phone niya at nabasa ko ng hindi sinasadya. Mm-hmm. How are you, hon? Nawasak ang puso ko. Lahat ng previous breakups ko, third party ang dahilan. Eto na naman. Naghiwalay na kami dati dahil wala siyang time sa akin. Nagkaayos lang kami kasi pinaintindi niya sa akin na busy lang siya sa business. Iba naman pala ang pinagkakaabalahan, tambalan. Alam niyo po, tinanggap ko ang pagkukulang niya bilang lalaki pero parang hindi ko kayang tanggapin ang panloloko niya. Pagod na akong ibigay ng buong-buo ang puso ko sa mga taong mapanlin lang. Minsan, napapaisip ako kung ano ba ang kulang sa akin. Steve is trying to win me back. Wala lang daw yun, may gusto lang daw sa kanya. Ako daw ang mahal. Ganiton din ang linyahan ng mga exes ko dati kapag humihingi ng second chance. Mahal ko pa siya, pero ayoko nang umasa. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, tambalan. Sana tumagal pa kayo sa ere ng maraming dekada dahil marami kayong napapasaya. Ang inyong tambalanista, Lona. Ayun na nga ang mga eksena, 'di ba? Inaalat sa pag-ibig. Inaalat sa pag-ibig. Minamalas, sabi niya, no? Oo, 'di ba? Malas ako sa pag-ibig. Correct. And I think malaking factor 'yung lagi mo 'yan sinasabi. Malaking factor 'yung lagi mo sinasabi, ay malas ako, inaalat ako sa pag-ibig. Hindi talaga ako alam mo kahit kailan ano, hindi walang-wala nang seseryoso sa akin, hindi ang daming negative na lumalabas sa iyong bibig, 'di ba? Tama, and napaka-powerful ng salita. Mm-mm. 'Di ba? Sabi 'yung tinatawag na laging pinag-uusapan ng ano ng tambalan, the law of attraction. Mm-hmm. 'Di ba? What your mind can conceive, your body will achieve. Yan. Oo, 'di ba? So, iniisip mo lagi eh. Oh, 'yun. Ay, kaya siguro 'yun din yung mga na-attract. Nagkakabot ka ng chance. Hindi, pinababa ako. Tumataas siya. Hindi nagdudukit pala ng puso, daba nagtatambal. Tumataas kasi siya, ang eksi kasi nitong sandong 'to. So binababa ako siya. Alam mo naman, laki ng chunk ko, nakakahiya naman sa Facebook Live. Binababa ako siya, partner. So anyways, kay Lona, hindi pa dumadating yung talagang, you know, yung masasabi nating the last page of your coloring book. Ang maganda naman sa'yo, Lona, hindi ka naman din tumitigil sa pag-ibig. Diba? Ang maganda naman sa'yo is nagtatry ka pa rin na nagtatry. And I think you should not give up. Ano pa rin yan na, dad, isipin mo na lang kapag dumating ang panahon nagkakwentuhan, ang dami mong ex, di ba? Oo. Pag nagkakwentuhan ng mga learnings tungkol sa mga ex-jowa at yung mga bawat, you know, yung mga characteristics ng bawat relationship, marami kang makakwento. Sa madaling silita, hindi ka lugi, di ba? Nakarami, girl. Siksik na siksik yung kwento mo. Siksik sa experience, siksik sa kwento, siksik sa jowa. Yun nga lang, siksik din naman sa sakit. Kasi, di ba, ama, kung hindi na lulo,
loko, 'di ba? Yung may mga ganun eh, puro nega yung mga paraan ng paghihiwalay. Pero either kahit naman walang third party, pag naghiwalay masakit eh. 'Di ba? So ang importante talaga dito is the lesson that you will learn from each heartbreak. Kasi meron naman talaga natututo na tayo niyan, 'di ba? Kapag halimbawa lagi tayong naluloko sa ganitong dahilan, 'di ba? Halimbawa, kaya ka ginojowa kasi masyado kang giving, yung bigay ka ng bigay, 'di ba? Yung nakakalimutan mo na 'yung sarili mo, yung mga ganun. Dapat sa susunod, huwag mo naman kakalimutan 'yung sarili mo. Let us not forget the lesson. 'Yun naman lagi, girl. Correct. At yun din naman 'yung sinasabi ng tambalan, no. Tama 'yun. Mahalaga makapulutan natin ng aral ang mga bagay na nangyayari sa atin, maganda or hindi maganda. Ah, maganda ring tingnan dito, yung tanong na bakit paulit-ulit nangyayari ito sa iyo. Baka naman kasi hindi mo pa nakuha talaga yung tamang lesson. Diba? Pwedeng consider natin yung angulo na yon, 'di ba? Ako nakita ko dito bakit paulit-ulit na nangyayari sa iyo to. Kung magaling yung mga lalaki na manloko, yung mga hindi lahat na lalaki, ah, yung mga lalaking dumaan sa iyo, magaling na manloko, dapat magaling ka ding kumilatis. Mangilatis. Mm-hmm. Maaring siguro yun yung kulang sa iyo na dapat mong i-practice. Baka kasi masyado siyang trusting partner na parang oo na lang ng oo, kung anong sabihin niya maniniwala ako. Yes. Ay naku, may mga tips kaming mga marites para sa iyo. Para hindi ka basta-basta maloloko. Kasi ganyan. Ulit-ulit nangyayari na sinasabi niyang third party siya. Ang dahilan diba? Na naman. Correct. Kasi para hindi mo malaman na third party ka, baka kulang ka sa skill na yon na kailangan mong i-develop sa'yo. Ano ba yung mga dapat kong gawin, matutunan or i-acquire para hindi na ako maging third party? Oo, para hindi na ulit ito mangyari, di ba? So, syempre, aalamin mo lahat ng detalye. Yes. Matututo kang maging, madali na lang kasi ngayon eh. Mm-hmm. Tandaan mo kapag ka ang profile parang medyo kulang-kulang sa ano information. Hindi pwedeng nga that person maybe a very private person pero kung wala kang makukuha doon kasi private yung taong yun hindi talaga siya ma-post, wala kang ma-pick up ganyan. Kasi hindi naman lahat na naka-post totoo. Yun naman yung katotohanan. Sa iba kahanap ng ways. Kilalanin mo may mga kaibigan. Hindi lang kaibigan ha, kilalanin mo din yung family. Mahalaga kasi yung family at maganda na meron kang tinatrust doon sa family. Kasi ako partner na experience ko na kilala ko yung mga kaibigan pero yung kaibigan sila mismo yung nagtatago. Sila mismo kasi yung diba, ang galing nila, kumbaga parang tatakpan eh. Parang akala nila tama yung ginagawa nila pero mali. Ito yung mga dahilan ng mga naging kaibigan ng mga ex ko dati. Parang ba't ako mangingialam, masaya naman kayo. Pero alam naman nila na niloloko ko, parang tanga. Nagtutulong-tulong sila. Nagtutulong-tulong itago, 'di ba? Yung ganun yung parang ang saya-saya ninyo magkakasama, in love na ang love ka sa isa't isa. Ganun yung mga eksena, yung mga kaibigan, ganun din. Ikaw naman paniwalang-paniwalang ikaw lang pala dyan sa Mandalugong. Iba pa pala dun sa Pasay, sa Caloocan, diba? Sa Bulacan, sa Quezon, di ba? Pero itatago nila kasi nga kaibigan. So, hindi lang sa kaibigan, dapat marami kang aalamin. Yan, di ba? So, hindi lang isang aspeto yung alam mo. Tapos dapat alam mo ko talaga kung talaga ba nagtatrabaho dun sa kumpanyang sinasabi niya pinagtatrabahuhan niya. Kasi baka hindi mo inuusisa yung mga bagay niyan para makabuo ng isang relasyon. Correct. Oo, kala na alam. Parang go lang ng go. O sige, busy siya. May mga transaction. O di sige, go. Di ba? Alamin mo. Tama. Mama, yung mga transaction niya pala, droga. Ang ginawa mo, hindi nga third party, pero ginawa mo, drug lord. Kasi ano hindi ka ba? Mausisa eh. Hindi ka mausisa. Oo ka lang ng oo. You're so gullible. Yan. Easily deceived. Diba? Spell gullible. Patanga-tanga. Yun na lang. Shunga-shunga. Yun na lang. Uto-uto. Ganon. Huwag na yung gullible. Ito naman. Totoo. Eh. Oh, may kaibigan nga ako eh. Alam, hindi naman, hindi namin minasama. Ako ba yan? Ako ba yan? Magsabi ka na, huwag mo nang ilayo. Hindi naman masama yung mag-usisa. Actually, itong ang personality niya, investigative. Sa pagdating sa relasyon, kasi nga natuto na eh, naloko ng ilang beses din. So sabi niya, sa mga susunod na pagkakataon, dapat iimbestigahan ko talaga yung taong to. Normal background checking, nag-uusisa siya. Mm-hmm. Nung una, minamasama namin, sabi na, grabe ka naman. Oo, parang makapag-usisa ka naman. Akala mo, napakasamang tao na itong inuusisa mo. Pero naintindihan namin yung purpose niya. Kasi nga, natuto na siya eh. Ayaw niya nang maloko the fourth time, the fifth time. So ginawa niya, yun, nag-investigate. To the point na humingi siya ng senomar.
Oo, di ba? Mapatunayan na single itong taong to at hindi ako lalabas takabit. Oy, pero, mga ganun. Pero, ha, partner. Aba? Based on experience. Ano yung natutunan mo? Share naman dyan. Nakahingi na rin ako ng Senomar. Aba? Kanino? Kanino? Baka naman sa tabi-tabi lang. Hindi. Siyempre, may mga kakilala tayo doon. Oh, di ba? Oh, oh, oh. So, nakahingi ako ng Senomar, partner. At ang lumabas? At ang lumabas, single. Walang lumabas na merong, na yun, na married. Oh, oh. Di ba? Kasi nga, ano, yung pala kasi, ang hindi ko knowing, oh. The complete name. Oh, ikaw nga itong pinag-uusapan natin. Ano ba yan? Natumbok mo. Sinalo mo ikaw at ikaw talaga to. Nakakaloka. Ang isda talaga nahuhuli sa sariling bibig pambihira. Hindi ko dapat aaminin. Pero nakwento ko na yata. Hindi pa first time nakwento ever. Nakwento ko yan sa podcast. Alam mo na sa podcast, medyo all out wala tayo doon. Wala sa'yo nung Mardon. Hala, nakakalurk. Nadulas ka, nahuli ka na sinabi ngayon. Sinabi ko na yun. Okay, so yung investigation na ginawa mo, paano? Pina-check ko. Okay. Kasi diba, pagka ikakasal ka, kailangan merong Senomar. Yun yung kukunin mo, 'di ba? Yung certificate of no marriage. Kukuha ka ng ganun. So itong ginawa ko in the past. Yun nga kasi nga kailangan investigative na ako kasi nga naloko na ako ng maraming beses. Tama, dapat ganun naman. Oo, 'di ba? So kailangan. Pero na ano, yun na naloko pa rin ako ulit kasi walang file. And so ibig fake yung wedding niya. Hindi, wala siyang marriage. Alam mo ko bakit? Kasi nga fake yung name. Basta nga ako, girl, Lona. Hindi ko alam yung tunay okay. na pangalan. Kasi syempre, dun sa pangalan na alam gets mo. So yung pangalan na alam ko, walang nag-appear. Oh. Kasi wala namang ganung pangalan. Pambihira. Bibilib na sana ako sa'yo kasi galing eh, nag-investigate ka na eh. Oo. Pero ang mali doon, mali pala yung pangalan na sinesearch mo. Mali yung pangalan na sinesearch ko. So naturally, partner, wala talagang mag-a-appear. Wala talagang mag-a-appear kasi mali yung sinesearch kong name soon. Nakakaloka yung mga ganern. So paano mo, nag-investigate ka, tapos nalaman mo. Ako ba talaga tong pinag-uusapan? Hindi, para lang, Lona, ma-feel mo na you are not alone in your tanganes. Makuha mo yung acquire mo yung skill eh o yung hindi naman tamang diskarte para hindi ka na maloko ulit sa susunod na papasok ka sa isang relasyon kasi ilang beses ka nang lumabas na kabit nang hindi mo alam eh si pareho kayo si Lona di ba na parang may third party tapos lagi mong hindi knowing So ngayon gagawa ka na ng paraan para hindi na maulit yun yung sinasabi natin na, pwede ko bang i-clarify partner na, para naman hindi naman ako masyadong tanga sa tingin ng lahat. Sige, bibigyan ka namin ng ilang minuto para magpaliwanag. In case lang hindi nyo napakinggan yung podcast sa Spotify, hindi nyo mahalukay kasi meron ng 60 plus episodes doon. Gusto ko lang ipaliwanag, partner, na in fairness kasi, ang ID sa pinagtatrabahuhan, yun yung pangalan. Wala naman ako nakita, partner, na ID. Limbawa, ikaw, nasan ID mo? Maglalabas mo yung ID mo. Tunay na pangalan mo yan, di ba? Tunay na pangalan yun. O, ID kasi yun. Ano yung nakasulat niya? Bob lang, ganon. Langyaka. Doon na nag-invento lang ako yung ba talaga? Wala. Bakit? Ang isda na huli talaga sa bibig ako, nag-invento lang ako ng pangalan. Hindi ko alam bakit yung pumasok sa isip ko. Pwede namang Carl. Hindi ko kaya. Tapusin natin to. Bakit? Ano bang pangalan kasi sinerge mo? Langyaka, partner. Ibigin ba talaga? Langyaka. You can deny. I'm not confirming anything. Wala akong naisip ko. Wala akong kinoconfirm. Pwede na. Pwede namang... Tama na! I'm not confirming. Pwede namang Alex. Anything. Hindi ko, Bob yung pumasok talaga sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Sira ulo ka talaga. Honest to goodness. Kaya I'm not confirming anything, diba? So...
Ay, nako. Buti na lang talaga that chapter is closed. And lahat ng... I don't think kilala ko pa yung mga kilala ko nung mga time na yun. Tsaka... Anyways! Okay, so... Hindi, sige. Tama na. You have 30 seconds to explain. Podcast ba to? Sige, i-podcast na yan. I-podcast na nga yan. Sige. Pagpatuloy natin ito, usapan na ito sa podcast. Oh, sige. Oh, basta Lona, galingan mo basta next Lona, time. Basta Lona, galingan mo next time. Kasi yes. Ano siya, nangyayari ng paulit-ulit. Correct. So mangyayari lang talaga siya ng paulit-ulit. 'Di ba? Parang katulad ng nanakawan ka na ng cellphone, wag na pag-ibig. Nanakawan ka ng cellphone kasi every time na nagko-commute ka, nilalabas mo. Tapos hindi pa siya nakatali sa wala siyang wristlet or whatever, hindi siya nakatali sa iyo, hindi siya nakadikit sa iyo. Talagang yung dinadaanan pa, alam mo namang talamak yung mga nagsasnatch dyan. Pero always mong nilalabas. So always ka nasasnatchan. Yes. So hanggat hindi ka natututo doon na nagiging mas maingat ka, hindi mo na ilalabas yung cellphone mo, mangyayaring masasnatchan ka ulit ng cellphone. Correct. Ganun. So kung paano kasi pag-iingat na gagawin mo, discarte mo na yan. Sa true. Oh. Okay, ganun ha. Ay, nakakaloka tong episode na ite. Napatubig ka tuloy. Napatubig, napatahimik ako ng mga ilang segundo. Yung pala makapagpapatahimik sa'yo. Nakakaloka ka, partner. Ibang level. O, sige. Oh, wala akong ano. Oh, I don't... Ano? Ano? O siya, pag-usapan natin more sige, sa ating podcast, mga kabisyo. So, Lona, I hope you feel better. And tama yan that hindi mo na ibabalik si Steve sa buhay mo. Kasi syempre... Ay, dapat pala Steve na lang yung naisip kong pangalan. Oo, nangyako. Mali yung Bob talaga. Ulitin pa eh. Sa pagpapatuloy ng pagbukelya ni Chuper. Uy, hindi kita binitin ha. Walang intention yun ha. Babalikan ko nga itong video podcast na ito. Tingnan ko yung naging itsura ko dun sa gulat ko kanina. Teka, bakit ano ba kasi hindi, kasi naging impact ng pangalang Bob hindi, sa'yo? Hindi, kasi partner, in all our 18 years of existence, never tayo nag-drop ng names. Ay, kasi alam mo minsan nababago talaga yung trend. Ano ito? We can experiment with dropping names. Dropping na talaga tayo, ha? Nakaka-lurky. Never kami nag-drop ng names. As in, ang never ko nga, tsaka, ang naiinis naman din ako sa sarili ko kung bakit parang talagang kinonfirm ko yung pangalan. Ang isda talaga nahuhuli sa bibig. Sa truck! Nagulat kasi ako kasi lagi kong... I didn't mean anything. Lagi ko kasi iniiwasan yung pangalan kasi wala lang. Ayaw lang. Ganun. Tapos . Ayaw mo talaga? Explain ko na nga po. So, kaya pala hindi mo favorite si SpongeBob. Explain ko na nga po. Sige na. For the first time in 18 years, nakapag-drop ng ano, nakapag-name drop po kami ng pangalan. Pero ang isang pangalan na hindi ko i-drop talaga ever, partner. Sino? Yung pangalan let me do that for you. Hindi mo naman kasi siya kilala. Hindi mo naman siya ikakilala. Hindi ka sure. Hindi mo siya kilala. Kilala mo? Kilala ko. Alam mo ako sa kayo na pumunta eh. At alam ko din kung naka-ilang hours kayo. Hindi yun. Hindi mo siya kilala kasi siya yung dahilan kung ba't ako napunta sa Love Radio. Kilala ko din yan. Hindi mo kilala. Sige, try to drop a name. Ano? Mamaya na. Tipirin natin sa mga susunod na episode. Magpangit yung isang buhos lahat. Confident ako, partner, hindi mo siya kilala. Kasi syempre, hindi pa nga tayo magkakilala noon. Never kong drain up yung name niya. Ayoko talaga. Gusto ko mysterious lang siya. Tsaka nung minsan kasi, teacher kasi yun dati, partner. Oo. Dati kasi kami, parehas kami nagtuturo eh. So, nung Nicole Yala na ako na achieve ko yung name ko for myself na hindi ko talaga in-expect ganyan. May mga nag-interview sa akin ng mga students niya. Tapos sinabi niya, Teacher Alex? Hindi, wala, hindi mo alam yung pangalan. Malayo. Hindi mo siya mahuhulaan, partner. Ay, wag na tayo sabihin na gamitan natin yung B. Letter A. Hindi mo siya mahuhulaan. Teka lang. Oh, sige. Yung kotse mo daw nawala na. Kaya nga teka lang. Kausapin mo muna mabilis, partner, ha. O focus ka muna dyan. Focus muna natin kasi tinutuwa na. Isa na lang daw po yung gulong. Teka lang, ha. Tinutuwa na yung sasakyan ni Nicole. Nabanggit ko na yung letter B, so I'll not use B anymore. Maybe letter A. Magbigay kayo ng name. Anong pangalan na ano, Archie? Sino ba mga naging ex niya na nakasama niya sa motel dati? Si Archie.
si Alex, si Adrian. Ano mo na sinasabi ko dyan? I'm back. Ah, okay, change topic. Sabi oh. namin, maganda malapit na pala yung ano, no? Alin? Yung Christmas. Oh, tapos. Sabay change topic. Halata-halata, obis-obis na pinag-uusapan sa biglang Pasko. So anyways, hindi mo yun, yung kwento ko, partner, yung mga estudyante na yun, nung pumunta sila to interview me, I had no idea na nagtuturo na siya dun sa school na yun. Okay. Tapos sabi niya, ma'am, yung isa sa mga professor namin, sabi niya, ex niya daw po kayo. So, ko, ay, bigla ngayon, ex niya ako, samantalang ginos niya ako ng bonggam-bongga. Oh. Di bali, pag namatay ka, multuhin mo din siya. Sure para na. Quits, para quits hanggang sure sa kabilang na. Buhay. Sure diba? Na, partner. Karma is real. Nakakalurky. So, wait lang. Hmm. Hindi pa tayo tapos. We deserve an explanation. Everybody deserves an explanation. Everybody, wala naman silang pakialam. Hindi, pero ikwento ko na. Ikwento ko na ng buo, ha? Yung significance ng Bob sa buhay mo. Correct. So, ito na nga. So, akala ko talaga, yun lang yung pangalan. Para okay. May konteksto na yung ano yung kwento. Nakwento ko na to in one of our previous episodes. So, yun. Akala ko yun lang talaga yung pangalan. Kasi nga, yung ID, ang nakalagay lang ay Bob. Yun lang talaga. Stay imagine ko, search ka ng search. Diba? So, syempre, super search ako sa Philippine Statistics Enumerate Authority. And then, nung time na yun, NSO pa siya. National Statistics Office nung time na yun. So, pinasearch ko. Ganyan. So, walang nag-appear. Sabi, hindi ko naman nakita kasi syempre, I'm not naman allowed to, you know, actually see it. Pero nung sabi ko, ipasearch naman ito, ano kasi, Senomart, yung mga ganong ano, check ko lang kasi yung nanay ko, may feels siya talaga siyang, ano eh, sabi niya, meron talagang something si kuya. Parang, alam ng mommy ko, it's mother's instinct na there's something wrong with him. Na parang, no matter how I try to build him up, kung gaano, alam mo yun, yung mga ganon, to get into her good side. Pero hindi, may pakiramdam siya no? Talaga na may mali. Diba? Oh. So, yun yung eksena. Kaya pinacheck ko ngayon sa NSO noong time na yun. Okay. So, yun nga. So, wala nga na find out, partner. Kasi yun nga lang yung pangalan. May apelyido naman, guys. Hindi naman ako ganun katanga. Sponge. Bob Sponge. Ganun. May apelyido. Naniwala pa rin yun. Naniwala pa rin sa Sponge. Yung talaga yung pinasearch. In fairness naman, partner, nagtanong naman ako sa kanya. Sabi ko, hindi ba siya short for Robert? Bobby, sabi ko, or ganun. Tapos yun nga ang sabi niya, hindi, kasi yung mga kapatid ko, maliiksi din yung kampangalan, yung isa Kat. Ang galing gumawa ng kwento. Oo, yung ganun. No? So talagang, ako naman, super paniwala. Tsaka ang ano ko talaga doon, partner, yung ID, nasuot niya habang nasa office. Eh kasi naman, nakadalawang kumpanya ako sa Metro Bank and dito. Doon sa dalawang kumpanyang yun, ang ID ko ay real name ko. So, di ba? Wala naman ang ID, real name. Mabamali ko naman, nickname lang pala doon sa kanila. Nickname lang pala sa kanila. And come to think of it, nickname nga naman pala talaga yung nilalabas pag doon ka nag-work. Sigaw, paniwalang-paniwala. Ako naman, paniwalang-paniwala. Kasi nga, ito yung sinasabi ko, partner, yung mga kaibigan. Kasi yung mga kasama, walang sinasabi. Alam mo yun, yung parang masaya lang din sila at gusto nila pag dumadalaw ako doon, happy sila, yung mga ganun. So, wala din pagsabi sa akin. So, obviously, I'm not the friend. Ang friend nila, ang friend nila ay yung isa. Friend, yeah. Teka, paano mo, follow-up question. This is coming from, ano? Sino? From our kabisyo. Shout out muna tayo kay Karen. Sino si Karen bigla? Name drop ka na naman, ha? Ano question ni Karen? Ayan talaga, ha? So, paano mo hinandel? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman ang tunay na pangalan? Ayun na nga. Ito, nakwento ko na to, pero mas may konteksto na ngayon kasi alam nyo na nga yung pangalan, di ba? So, ayun na nga. Ano yung tunay na pangalan ngayon? Ayoko na sabihin! Akala ko madudulas ka ulit. Ayoko na sabihin! Okay. Hindi ko na sasabihin yung tunay na pangalan. The first, I found ano na lang, out. First name, pero yung real. Ha? Ayun, may patanong-tanong ka pang ganyan. May patanong-tanong ka pang ganyan sa akin. Tigilan mo nga ako, partner. Ayos na yan. O yun. Okay. I found out. Nakwento ko na to sa podcast. Paano mo ngayon na-confront? So dapat ito kasi dapat law na matutunan mo tong gantong klase ng ano ng mga galawan. Galawan ng mga naloloko, may third, ginawa kang third party, hindi mo alam. Ginawa kang syubet, hindi mo alam. So nag-investigate, check the ID and validate kung legit ba yung ano yung ay, yung sa kanya ID ko binalidate. Okay, kasi ang nakita ko kasi partner, nakita ko yung payslip.
Oh, yun. Yun, yung mas legit yun. Mas legit check yung payslip. Check the payslip. Okay. So, alam mo yung may instinct talaga yung babae, wala siya nun eh, kasi meron siyang pinuntahan. Okay. Tapos hindi naman ako nangingialam ng gamit. Hindi ko yun ugali. Hindi ako nag-uwi ng payslip eh. Kasi nandun lahat. Tsaka matagal na tayo walang payslip. Oo nga. Oo nga. Dito lang natin alam kung ano yung mga bawas. So anyways, yun nga. So hindi naman ako parang mangialam ng gamit. Pero parang something was telling me, tingnan mo yung mga things niya. Okay. So may backpack siya eh. Lagi siyang may dalang backpack. So tinignan ko yung gamit, sabi ko, ah, ang cute ng pabango, ah, ang cute ng jacket, dala niya, gano'n, yung mga gano'n, bigay ko, gano'n, ganyan. Oh. Tapos may nakakumus na papel, nakakumus lang siya, para siyang resibong itinapon, yung gano'n. Mm-hmm. Tapos, tiningnan ko, payslip. Tapos una, mo, hindi naman siya yun. Hindi, ito na nga partner, una, syempre nagulat talaga ako, ay kaya pala ako ang nanilibre, ito lang pala kinikita. Kaya bawas pala na bawas, oo, na. Wali pala, oo, wali pala talaga nga anda ito ganyan. Tapos nakita ko nga yung name. Okay. Tapos nagulat ako, sabi ko, ha? Na actually na hurt ako kasi parang ang basic ng pangalan, 'di ba? Ang basic ng pangalan para hindi mo sabihin. And hindi naman nakakahiya yung pangalan niya na parang nakakasulasok or whatever na parang hindi mo sabihin. Correct. So ako parang okay, sige. Pero kinakabahan ako, meron na akong kakaibang kaba talaga noon, parang hala, bakit kaya hindi niya sinabi? May lokohang nagaganap. Oo, ganun. Bakit hindi, actually hindi ko pa nga naisip. Sobrang tanga-tanga talaga. Hindi ko naisip na may panluloko. Wala. Parang ang sa akin pa nga ang hurt ko is hindi siya naging honest sa name. Yun lang, as basic as that. Okay. Hindi ko na naisip na kaya siya nagtago ng pangalan kasi may tinatago pala siyang identity. Hindi. Ang naisip ko lang talaga, ang basic naman ng pangalan, hindi mo sinabi sa akin. Paano lang yung mga mas malalalim na mga bagay, hindi mo pa sasabihin. Yun yung mga tumatakbo sa isip ko, not knowing na ibang bomb pala yung idadrop sa akin. So, kinonfront ko siya about it. Tinanong ko, kasi nga, inosente ako, partner. Hindi pala inosente, tanga. Tinanong ko siya para sabihin, tanungin sa kanya, huy, ang basic naman ng pangalan, but di mo naman sa akin sinabi yung tunay mong pangalan. Mm-mm. Ayun so na. See, ganun yung ano, yun pa lang, sa pangalan pa lang, ang dami mo nang pwedeng ma-reveal. Correct. So, tama yun, basic yung pangalan para hindi niya sabihin sa'yo at basic din yung pangalan para hindi mo alamin yung totoo. Mm-mm. Kasi lahat ng tao pwede Oo na! Ulit-ulit! Ulit-ulit tayo, partner! Natuto na nga, di ba? Silo na nga yung kausap natin. Ah, okay. Ah, silo na ka, sorry. Sorry. May pagsalo sa lahat ng bagay. Sorry. Si Lona. Lona. Diba? Lona. Oh, yes, okay, si yes. Lona. Okay, itong mensahe na ito ay para kay Lona. Lona. Okay. Sorry. Nadala. Oo, di ba? Affected lang ako. Affected. Okay, sige. So, pangalan pa lang, ang dami ng revelation. So, ulitin lang namin. Basic yung pangalan para hindi mo malaman yung totoo. Mm-mm. Kasi, di ba, paano mo kinilala yung tao dahil sa pangalan binigay lang sa'yo. Siyempre kung ako yung jojowain ko o niya, di ba, aalamin ko. Oo na! Niya. pero bakit hindi mo ginawa? Eh, ganun talaga, pag matalino sa academics, tanga sa pag-ibig. Huwag ka nga, ang gulo-gulo mo. Ingay mo. So, ang dami para... Ang ingay mo! Si Lona. Ah, si Lona ba? Sorry. Si Lona pala. Okay, at ang daming paraan para ma-discover mo ang real name. So, yun ang bagay kanina namin, Senomar. Yes. Para malaman yung tunay na pangalan at para malaman sa mo kung PSA. may asawa o wala ang tao. Mm-hmm. Diba? Pangalawa, ID. Kung peke yung ID kasi madaling pekein yung mga ID correct, ngayon. Correct. Pwedeng driver's license. Medyo mahirap-hirap yun. Tama, passport. Passport, mahirap pekein. Medyo weird nga lang. Patingin ang passport mo. Pero alamin mo talaga. Very random. Nasa divisory ako. Pati sa passport yung parang bigla-bigla nagde-date. I want your passport now. Can I see your passport now? O kaya ano, Vax card. Yan, mas current. Kasi yung Vax card, real name yun, di ba? Correct. O, tama, no? Real name naman ilalagay natin sa Vax card. Para pangit naman mag-imbento. Oo, hindi naman na... May mga kilala ko nag-imbento sa'yo. Minsan nga, papakita na Vax card, hindi kanila. Hindi naman tinitignan yung guard. Sabahan, hindi naman chine-check. Oo, anyways.
So yun, yun na yung ano. Oh, box card. Ang dami. Ang daming mga ways. Totoo ganyan. Yun. Tapos pangalawa, hindi ka ba nakapunta sa bahay nila? Hindi ka ba na-welcome minsan? Hindi. So see, yun yung mga ano, yun yung mga totoo, failure. Totoo, ang daming red flags. Yun yung mga mistakes. Hindi, hinatid ko naman. Hindi pala siya doon nakatira. Sino? Si Lona nga. Si Lona. Si Lona, kasi mag-share ka. Nag-overshare tuloy ako. Ganun. Baka naman ikaw talaga ito nag-message. Pinalitan mo lang ng pangalan. Lona. Kaloka to si Lona. Una, baka ikaw, tingnan mo, halimbawa, Lona. Kami no, hindi kami maniniwalang Lona talaga yung pangalan. Oh, totoo. Hanggat mo, walang proof. Luna talaga yan. Oo, correct. Lona, na nabulunan. Nabulunan na Luna, di ba? Lona, di ba? Ganun. Hindi diba? Namin alam. So, yun, madaming paraan para ano, malaman mo yung identity ng totoo isang yan. Tao. Totoo. Alam mo, ako sa totoo lang, sinishare ko to kasi really, I was really so tanga and I was 29. Isipin mo yun, parang, when I was 29, hindi naman yun yung first time na naloko ko. Naloko na ako ng ilang beses in the past. Pero katulad nga ng sinabi namin ni partner kanina, hindi titigil hanggat hindi mo na until you learn the lesson, 'di ba? Correct. So, hangga't hindi mo natututunan yung lesson, hindi talaga matitigil. Yes. So, we therefore conclude, hindi ka malas sa pag-ibig. Oo. Tanga ka lang. Like grabe me. Ka. Like me. Para pagkadamay, like many, madaming ganun. Oh. Madaming ganun partner ha. May mga manluloko, tapos may mga daling maloko talaga, ganun. Yeah, so 'yun yung lesson na nakuha mo, 'di ba? Paano patanga-tangas pagdating sa pag-ibig. Mm-hmm. So this time kailangan smart ka na. Yes. Kailangan investigative ka. Tsaka kasi wag agad bibigay. Yes. Hindi ka pa naman pala sigurado, malay mo ano, 'di ba? Merong yun, mga first part of the Tambalan podcast, mga first few episodes na may na-reveal din ako sa ganyan na hindi ko pala kilala, may girlfriend. Natanda mo yung partner? Sino naman ito? Yung muntik akong tumakas sa bintana. May mga pag-ganun. So pag, in other tumakas words, tumakas sa bintana ng jeep? Ng van? Hindi, ng LRT. Ng ano? MRT partner. Habang tumatakbo. Ng MRT, habang tumatakbo. Buendia to Shaw Boulevard. Ganun, ibig sabihin, kailangan talaga makilatis. Yes, hindi pwedeng yes. Ano, mag-give in ka kagad. Hindi pwedeng yung goal lang na go. Kasi, actually, partner, sa panahon ngayon, ganun eh. Parang, we tend they. Kasi mga panahon ngayon na eh. They tend to just go into a relationship, minsan sexual, nang hindi nila inaalam yung mga bagay-bagay tungkol sa taong yun. Letter yeah. A, may asawa ba? Letter B, may girlfriend ba or may boyfriend? Letter C, anong trabaho niya? Baka mamaya eh, ang kinikeme mo ay, di ba, drug lord, gangster, hindi natin alam. Letter E, and the list goes on and on. So dapat alamin, letter E, baka may sakit. Multiple tama. Partners pala, di ba? Hindi mo alam. Correct. Yung ginagawa, di ba, pag nag-loan ka sa banko, o kaya nag-loan ka ng car, or di ba, may mga background checking eh. Yes. Yung simpleng pagtawag sa kakilala mo sa office mate mo to check kung dun ka talaga nagtatrabaho. Correct. Or kakilala mo itong taong to. Mahalaga bagay yun. Na nun eh. Sa true. Diba? So yung mga bagay na ganun, pwede mo siyang i-consider. Pwede mo siyang gawin. Para sa susunod, hindi ka na maluloko at hindi mo nasasabihin sa mga kaibigan mo o sa tambala na ang malas ko naman sa pag-ibig. Mm-hmm. Kasi minsan kagagawan din natin kung bakit nangyayari ito sa atin. Correct. Kung bakit akala natin malas tayo sa pag-ibig. Kasi may contribution tayo dito. Mm-hmm. Diba? Hindi rin tayo nag-iingat. Yun. Diba? Totoo yun eh. Actually, tama yung sinabi ni partner. Meron tayong ambag. Correct. Meron tayong contribution kung bakit nangyari yun. Hindi naman pwedeng naloko ka sa pag-ibig na wala kang ambag. Ang ambag mo dun, hindi ka nag-investigate. Tama. Masyado ka nagtiwala. You're easily gullible. You're very gullible. You're easily deceived, diba? Yung mga ganun. So, let's learn from ano. Sabi nga, no mistakes, only lessons. Pero mistake pa rin, diba? Pero yes. Let's learn from it. Ang maganda lang dito kay Lona, 'di ba? Wala na siyang second chance na para sa akin good thing 'yun eh kasi baka lukuin ka ulit, 'di ba? Yung doon sa mga second chances. So, ang prayer namin para sa iyo Lona ay yung you find somebody na ibibigay yung pag-ibig na deserve mo. Yan kasi halata naman sa'yo, gusto mo lang namang magmahal, gusto mo lang namang umibig, gusto mo lang namang ma-experience ang isang seryosong relationship. And
and that will happen. Noong una, basta matuto. Kanina akala ko talagang busy lang sa ano, sa business, kaya parang inaalat, diba? O parang may ano, may kakulangan tong si Lona. I mean, may mga hinahanap pero hindi nakukuha. Oo, yung pala meron palang ibang ginujowa. Oo, mas mabigat palang dahilan. Pero legit din yun, ha, yung mga ano, may kakilala ako na sobrang busy sa business nung partner o nung mister. Tapos yung missis naghanap talaga, na kalinga sa iba. Oh, parang ganung may tendency na. And legit din, I mean legit yung ano, yung story na yun, na pag may business pala ang isang tao, sobrang ano, sobrang busy, na nakakalimutan yung pangangailangan ng missis nila. May ganun talaga eh, yung talagang tutok na tutok. Meron akong kilala na ganun, restaurant yung business nila eh. So talagang hindi natitigil. Wala talagang time, as in. Until finally, meron silang natagpuan na talagang trusted na person na pwede na silang mag-delegate. Pero otherwise, kung hindi pa ganun, talagang legit yung ano, yung problem din about yung pagiging busy. Correct. Akala pero ko doon iikot yung kwento ni Lona kanina. Sabi naman, intindihin mo na lang, busy lang talaga. Correct. Yung pala, may iba nga namang pinagkakaabalahan. Baka busy rin talaga sa business transactions, pero busy din sa iba. Oo, para mareklamo kasi in a year, twice lang may ganap. Oo, may ganap. Parang ang lungkot naman yung twice na ang ganap, diba? Oh, yun ang eksena, ha. Please, Lona, sana matuto na from your mistakes. Yes. Thank you for sharing. Thank you ka din sa akin, nag-share ako, partner. Thank you. Next time ulit. Until the next wag revelation. Huwag mo na ako ilalaglag next time, ha. Salamat. Hindi yun, nilaglag mo sarili mo. Oo nga, nilaglag ko yung sarili ko. Next time, learn from my mistakes also. Hindi ako basta-basta re-react. Poker face agad. Kapag may binanggit na pangalan, poker face. Hindi ko nagawa yung poker dead face. Masyado ko namang na-reveal ang mga bagay-bagay. Nakakaloka o siya. Pero that's a closed book, ha. And I hope if anyone na kakilala siya or, you know, people who have seen him. Ang dami namang Bob na ano, ah. Hindi, para lang, alam naman nila yon, partner. I don't mean any harm. Ang dami mo namang Bob na naging jowa. Oy, grabe ka. Tatlo lang sila. Charot. Asya, salamat po sa magtutok sa aming audio/video podcast. Thank you very much ng Bonggambonggan. Ikalat ang magandang balita na may podcast na ang Tambalan. Yes. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yon! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.